So ngayon, it's as of 7:35, nag-i-start na mag halabas ko lang galing trabaho. And nag-i-start ng lumakas ang hangin. So ayan na, ayan na yung tsura, nag-i-start na siya. Ay, may helmet pa pala ako. So share namin ang pagbiyahe natin. I hope na hindi maging struggle pagda-drive ngayon. Kasi ito yung kinatatakutan ko. Pinakamahirap talaga mag-drive kapag sobrang lakas ng snow. And ngayon blizzard pa, lakas pa ng hangin. So right now, now it's 7:36. Sabi nila at 8 o'clock, medyo lalakas na yung hangin, within 80 kilometers per hour yung lakas ng hangin. So, yun lang. Huling worst blizzard na nangyari was 1997, if I'm not mistaken. Yun yung pinaka worst blizzard na na-experience ng Winnipeg. So bago nangyari do yung 1997 blizzard, it took daw 31 years bago nangyari nga yung 1997 blizzard. And then after that, ito na nga yung blizzard na na-experience namin sa ngayon. So nag-inform na rin yung mga schools na sarado ngayon, and yung Southern Manitoba, yung mga highways sinarado nila for the meantime now para iwas na rin sa aksidente. And in-encourage lahat ng mga magda-drive or lalabas ng bahay, kung hindi naman importante, is mag-stay at home na lang, kasi baka daw pag nagkaroon ng problema is hindi agad-agad ma-actionan ng mga responders, kasi nga kung marami daw yung magiging accident. So sana naman wala, and we're hoping naman na alert naman yung mga tao sa nangyayari ngayon. So sa ngayon still I think it's a 20 to 30 kilometers per hour yung wind, yung lakas ng hangin. And yung snow ay 80% pa lang ng snow yung bumabagsak. After a few hours, it's gonna be 100%. And yun, sabayin yun ay yung lakas ng hangin, 80 kilometers per hour. So ngayon, nagdandaan lang ako. And kasi nagpalit na ako ng, hindi na ako naka winter tires, naka all season tire na ako ngayon, kasi akala ko hindi na mangyayari to. And even yung mga gamit ko ng pang snow, it's naitabi ko na, and ngayon inilabas ko ulit because of this. So ang prediction nila, yung forecast nila, it's gonna be 3 days na ganito.
ina daw ito Friday night or Saturday night. Tapos ayun. Dito usually hindi traffic dito. Pero ngayon nabibuild na yung traffic because of ano, lahat sila ay nagdandaan lang sa pagdadrive. Kasi nga medyo madulas ngayon. Good thing na lang hindi nalinis na yung mga dating snow na sa nakaraang winter. Atin ko lang kung nakikita nyo yan. Magpapala na naman ako. Anyway, sana hindi ito magtuloy-tuloy kasi problema na naman to. Okay, pahinga muna ako. Maganda po kayo mga kapatid. Today is the Thursday, day 2 na ng winter storm. Actually, we expect na blizzard talaga yung sobrang lakas ng hangin. But we're so lucky. At siguro din yung mga dasal namin na hindi siya masyadong malakas but continuous yung snow. I think nangyari rin to last year na walang tigil yung snow. So ganun din, may konting flurry lang na papatak. So pakita ko lang sa inyo kahapon kasi ugali ko na talagang magpala kung tumitigil yung snow kasi ayaw kong natatambakan ng snow kasi mas mahirap siya pag sobrang daming snow, mas mahirap siyang linisin o palahin. So kahapon hindi ko lang siya na video pero nalinis ko yung driveway, even yung front ng bahay namin is napala ko. So today, papalahin ko na naman ulit. Pakita ko lang sa inyo yung nakalimutan pong patayin yung alarm. So pakita ko lang yung ito na naman. So hindi siya malakas ang hangin, hindi malakas ang hangin pero ayun. Ayan. So papalahin ko siya ulit. Continuous yung snow. Kung narinig mo, marami yung mga nagpapala rin. So, ayun. Umpisan ko muna magpala ngayon. A little longer than a few minutes later. Ito na yung update. So, na-clear ko na. Ang garahe. Yan. Yan. So, importante yan kasi mahirap na pag ganitong tatlong araw na walang tigil yung snow ay ikaw rin yung mahihirapan sa pagpapala kasi pag biglang lumamig titigas yung snow and lalong sasakit yung likod mo sa pagpapala. So habang malambot pa yung snow, take the advantage na palahin mo na siya, although continuous pa rin siya pero at least kung magpapala ka the next day, konti lang siya, konti lang yung papalahin mo. And of course, pag dito ka sa Canada, most especially sa Winnipeg, ang importante ay lilinisin mo
yung bugahan ng fornis. So ito, hindi dapat ito matakpan ng snow kasi yan ang binubugan ng heater. So to avoid the accident, yung carbon monoxide pag naisarado siya, so yun yung mga silent killer. Ibig sabihin, hindi mo nararamdaman na nalalasong ka na. So dapat importante yan na hindi natatakpan ng snow o natatabunan o whatsoever na bagay na yung magtatakip sa kanya. So yun lang, ito yung day 2 ng winter storm. Actually, we expect nga, gaya na sinabi ko, na sobrang lakas, pero thank God para siyang regular na winter snow. Yun nga lang, continue siya, pero ang kagandahan lang is hindi siya mga, yung snow niya is hindi yung malalaking snow, flurry lang siya, flurry. So kita mo yan. Oh no. Ayan. So kailangan, hindi ko siya yung hilahin sana para bumagsak kasi masisira yung gutter ng bahay ko. But anyway, siguro kusa lang yung matatanggal pag lumakas yung hangin. So hinihintay ko lang yung mag kukuha ng basura ko para makuha, mag-pick up ko na siya. Actually, pati yung garahe namin, nilinis ko talaga. Tapos yung labasan. Good thing, yung company namin nag-announce na wala kaming pasok. So, actually, wala kaming pasok ng Good Friday. Stat holiday yun. And so, tatlong araw, kahapon, Wednesday, Thursday, Friday, wala kaming pasok. Pero babawiin namin yung araw na hindi namin pinasok kahapon sa Saturday. So, okay lang. At least, nakapagpahinga ng tatlong araw. Ayun lang. So, update ko kayo uli sa following day. So, ito po ang day 3. Okay. So, ito yung mga pinala ko, pero gaya ng sinabi ko, ito yung advantage kapag nagpalaka na habang malambot pa yung snow. So kahapon naman hindi masyadong may snow, malakas ang hangin pero hindi siya masyadong may snow. So ngayon papala pa rin ako para kasi tomorrow ang forecast is medyo okay na yung panahon. Kaso medyo papagsak yung lamig and kapag ganoon mahirap magpala. So papala muna ako ngayon. Yung nilinis ko kahapon. So good thing, nagpala ako. So hindi na mahirap sa akin. And saktong-sakto bumagsak yung lamig. It's negative 9. Kung hindi ako nagpala nung mga nakaraang araw, masakit na naman ang aking likod sa pagpapala kasi masyadong matigas ngayon yung yelo. Ayan. Pinala ko na rin yan nung nakaraan pa. So yung mga kapitbahay ko medyo hindi pa sila nagpapala. Pero ako pinala ko na siya. So yan, hindi ko na paproblemahin yan hanggang sa mag-start na magtunaw ulit. Okay.
So, gaya ng inaasahan, yung ina-expect namin, sinasabi nila sa beta na worst blizzard ay hindi namin masyadong na-experience dito sa Winnipeg. It's like ordinary na winter storm lang. Although, gaya na sinabi ko, medyo nagpanik yung mga tao because of yung balita na yun daw yung pinaka worst blizzard na mangyayari since 1997. But, okay na rin yun, naging handa ang mga tao. And mga balita is, konti lang yung mga accident na nangyari kasi karamihan sa mga Manitobans ay nag-stay at home lang talaga during the winter storm. So that's a good thing. Today, Saturday, is the brand new day. It's a Black Saturday. And at the same time, unti-unti nang bumabalik sa normal ang panahon, ang weather. It's a sunny day ngayon. Although malamig siya. So, we're expecting na gumanda na yung weather sa susunod na mga darating na mga linggo. And unti-unti namin ma-enjoy yung spring and yung most awaited season na summer. Yun lang. Sisipong pa ako. So, yun lang po. Hanggang sa muli po. Kami po ang Familia na Basilia. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please subscribe, like, and share our video. Kami ang Familia na Basilia. Nanggaling po kami sa bansang Middle East, sa city ng Abu Dhabi. And we just landed last 2019 dito sa Winnipeg at namumuhay dito sa Canada. Muli po, magkita-kita muli po tayo. Mag-iingat po tayo palagi. And have a blessed, happy day sa ating lahat.